Win Santa Cruz. Gaano mo nakakilala ang iyong mga pastor? Ito ang ilan sa kanilang mga informasyon mula mismo sa kanila. Ako si Pastor Milo. Before ako naging pastor, may pagkawalan niya ako, barumbado ako eh. Ano, lasinggero at saka sugarol. Ang gusto kong sugal ay blackjack at saka sabong. Pero ang lahat ng yan ay nawala nung magkaroon ng gawain sa bahay ng aking hipag, si Ate Cora. Siya yung unang Bible study doon. At nagkataon na napapakinggan ko na sila, pero doon ako nag-jo-join sa kailang Bible study. Hanggang sa dumating na ako ay magkaroon ng problema sa katawan, parang sa sikmura, ilang days na akong nakahiga at volunteer na tag-pray ako. So ako naman ay pumayag at pagkatapos noon ay doon nagsimula na nakikijoy na ako sa Bible study, no? Medyo sunod-sunod na hanggang sa yakagin ako ni Nora. Mag-church kami dun sa kailang maliit na bahay-sambahan through BFJS pa yan. Hindi pa talaga church yan. Ano, parang mga missionaries lang yan sila. So, tuloy-tuloy yun hanggang sa nagtayo na talaga ng church. Ang pangalan ng church ay Jesus Plus Christian Fellowship. Nakikisulo kami doon sa garahe ng UEC, United Evangelical Church ng Chinese, doon sa May Columbia. So, tuloy-tuloy hanggang sa mag-volunteer na ako na matagahakot ng silya, dadalhin, iuwi. So, hanggang sa matend ng mga seminars. Seminars pala ay para ikaw ay magpapastor. Pero hindi ko alam na ito eh. Magpapastor, yung pala ay pasimula na. Ano? Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung Jesus plaque, medyo nabuwag yun. Karoon kami ng problema, nagtayo kami ng sarili, tulong kami ni Brother Norman Tech, naitayo yung Shalom. Yan. So, pinastor namin yon. Pero hindi pa kami pastor ni Brother Norman. Naganap kami ng magpapastor sa amin. Pero dumating din yung araw na si yung mga unang nagpastor sa amin, sila Pastor Joey Sanz, sila Eugene, sila Larry, mga missionaries yan, nawala din yan. Naging word for the world kasi noon. Yung band na pinag-apilitan ng Shalom. WordCom, ngayon ay WordCom na yon. Tapos, naging word for the world na, no? Hanggang sa dumating na yung aming pastor na una, medyo nakabangga ko pa nga eh, no? Dumating din yung pagkakataon, pinalitan siya, at ako yung naging assistant, pero wala sa vocabulary ko, talagang magpapastor. Pero, nag-full-time teacher ng ASCM, Asian School for Christian Ministries, yung senior pastor ko, si Pastor Samuel Pura. So, happen, ako yung assistant pastor. Kaya sabi ni Pastor Joseph, siya, tuloy-tuloy na yung ano mo. So, doon lang naman nagsimula eh. No? Hindi ko akalain ako'y magiging pastor. Dahil lamang doon sa mga pangyayaring yun. So, up to now, ako yung senior pastor ng WIN. Siguro isang bagay na before na ako yung maging pastor talaga, ang encounter ko sa Panginoon noon ay nagkaroon ng altar call. Hindi ko masyado matandaan, basta naramdaman ko lang ako iyak nang iyak. At nandun ako sa likod ng stage, hindi ko malaman kung bakit ako nag-iiyak. Ano, so yun yung dama ko na nandun sa akin yung Panginoon. Pagdating naman sa isang bagay na hindi ko talaga nalilimutan gawin after na gumising,
Siyempre, mag-CCR ka, magkakape. O before, na gumawa ng iba pang bagay, ay nag-pray na ako. At habang nakaupo, nagkakape, kahit hindi ako magbasa ng Bible, nakatin lang ako sa kalawakan, niisip ko yung Panginoon na maganda ang ginawa niya sa akin. At kahit na ako'y may pagkabarambado, pero mabait naman ako kahit ako barambado. So yun yung mga bagay. Ang life verse ko ay Romans chapter 8, no? There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pagdating naman sa praise and worship song, marami akong gusto eh, kaya lang medyo yung madaling kantahin, malimit ko na kinakanta, edi siguro yung kay buti-buti mo, tapos si Great is the Lord, great is the Lord and most worthy of praise. So yan, so yun yung mga kinakanta-kanta ko pag ako'y nagpapatulog ng bata, no? Yan. Yung mga kanta ngayon, halos lahat naman talagang lagi mo nang kakantahin, magaganda kasi yung kanta, no? Sa akin, para ako sumaya, makita ko lang na ang member masunurin, ano, hindi patigas ang ulo. Pagdating naman sa bakit ako mabilis umiinit ng ulo, pag nakikita ko ang titigas ng ulo, tapos walang kusang palo. Ayan, mabahay yan o ma-charge. Naiinis ako. So, pagdating naman sa pinapangarap ko, na sinasabi ko nga, sana or nawa, bago pa ako tuluyang mawala sa ministry, makita ko 100% na ang member talaga ay regular yung pagdalo, faithful sa lahat ng bagay. Kahit na dumadaan sa pagsubok, eh, hindi kinakalimutan ng Panginoon at hindi pinababayaan ang gawain sa Panginoon. Ano? So yun yung isang bagay na pinapangarap ko, plus na magkaroon ng sariling bahay-sambahan. So para sa inyo, una, salamat sapagkat kahit ako'y ganito, medyo magkakasama pa rin tayo. At siguro sabihin ko pinagtsatsagaan nyo ako. Pero misaya ko sa inyo ay magpatuloy at huwag aatras, no? Laban lang, sapagkat hindi naman tayo nagsusolo sa lahat ng labang ating kinakaharap at haharapin pa. Meron tayong Diyos, lahat tayo ay dadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Hindi pwedeng hindi, kasi ito yung paraan ng Diyos para makita yung katatagan ng ating pananampalataya at kung gaano na talaga tayo kalalim sa pananampalataya ang pinasimulan sa atin ng Panginoon. So, God bless you mga kapatid.